Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yan tayo mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa news page, subscribe ko dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, kakapasok lang, Diyos ko, nagdeklara na Pres Marcos, sumagot na China. Iyak, nagpanik na, PBBM, re-rest back na. At yun, paalala lamang ito ay ating reaction video lamang naman sa masalaraon dito. Bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Nakakabak po kasi nangako po si Pangulong Marcos na re-rest back sa China. No? At ito na pong China ay nagsabi po na ipagtatanggol nila ang kanilang soberenya. para na baliktad, parang tayo pa yan eh, no? So formally, wala na po yung, yun nga, yung friends to all enemies to none. Mukhang lumilinaw na po yung alliance, no? Meron tayong balikatan, meron din palang balikatan, military exercise yung China. Kasama po ng China na magmi-military exercise, ito pong... Mm-hmm. Limang bansa sa Southeast Asia, Laos, Thailand, Malaysia, nakalimutan ko yung dalawa, no? Malaysia at Thailand. Ay, Vietnam pala. Hindi ko alam kung kasama yung ano, Malaysia kasama, hindi ko alam kung Thailand kasama, basta Vietnam kasama. Mga kapitbahay po natin, no? Tayo lang po sa Southeast Asia ang outsider. Sayang. Sayang po lahat ng mga ano po natin ng pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya po, mawawala po yan lahat pag nagsimula po itong, alam nyo, pag mga ganyan na po yung pronouncement, nakakatakot na po. Alam po, ito po, nagsalita na po yung Pangulo ng Pilipinas. Hindi po kami ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit na po anong tutol namin yan sa gera, kahit na po sabihin natin na ayaw natin ng digmaan, ang magpapasya po yung Pangulo ng Pilipinas. No? Ito po, pakinggan po natin. Siguro marami nagbubunyi sa inyo ngayon na mga supporters. Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threat amid its recent intimidation. Mm-hmm. Actually, hindi na po intimidation yan. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response. Huh? Mm-hmm. Meron pong response. And countermeasures package. Puta, package. Mm-hmm. That is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Alam niyo po, ako, sumobra naman, no? Hinihiling ko talaga na, di ba, sabi ko nga, makipag-tirahan na po tayo ng tubig. Mm-hmm. Kung tinitira po tayo ng tubig, tirahin din po natin ng tubig, no? Okay lang ako ron, eh. Pero yung iba po itong sinasabi ni Pangulong Marcos, eh. No? Mm-hmm. Ang sinasabi niya, there shall be, hindi po defensive, eh. Hindi po yung pag tinira tayo, meron din tayong maglagay rin tayo ng mga pambomba ng tubig. Hindi po ganun yung sinasabi, no? Kung uunawain po natin, ito po ang sinasabi niya. There shall be implemented by the relevant national government agencies instrumentalities a response and countermeasure. Response po eh. Babawi tayo, re-rest back tayo. Alam niyo po, sa kung mga usapin po yan ng sports, ang sarap pong pakinggan, no? Talo tayo sa China. Bawi tayo, no? Kaso hindi po sports 'to. Yung tayo na, yung ibig sabihin na tayo na po yung babawi tayo, hindi na po 'to defensive. Yung humihingi po tayo ng response sa pangulo. Dalawa yung sinasabi natin, gusto natin marinig, no? Makikipagbombetan tayo ng tubig pag binobombe tayo or dadaanin natin sa mabuting usapan. Mukhang wala pong pronouncement na dadaanin sa mabuting usapan, no? Wala po, wala riyan eh. At hindi rin po yung makikipagbombetan tayo kung bubuembetin tayo. Mm-hmm. Response, ibig sabihin, babawian natin. Ngayon, kung hindi po kayo takot, matatapang pala kayo. Ako po kasi natatakot ako kasi, di ba, gusto mo yung masaya sa Pilipinas eh. Mm-hmm. Okay lang sana kung ito pong mga tao na to ay makakatiyak tayo na walang iwanan sa Pilipinas. Kasi tayo, gustuin man natin umalis sa Pilipinas, wala naman tayo pupuntahan ng ibang lugar eh. Mm-hmm. Anyways,
deliberate and reasonable in the face of the open. So, hindi naman tayo, siguro ang sinasabi ni Pangulong Marcos, hopefully, ang sinasabi niya rito ay ano lang, no? Yung bombahan lang ng tubig. Sana naman hindi po yung iba pa, no? Okay, we seek no conflict with any nation. Mabuti naman po, mahal na Pangulo. More so, nations that purport and claim to be our friends. But we will not be cowed into silence. Okay po yan. Naniniwala po kami na hindi po tayo dapat nananahimik. Submission or subservience. Filipinos do not yield. Ang bibigat po nito, no? Ang bibigat po nito. Sana ito tokis lang, no? Kasi, sana itong lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos ay tokis lang. Para mauwi po ito, no? Yung mga, yung pong mga may kalmadong mga utak ay makonbinsi ang bawat panig na mag-usap. Kasi wala po sa sinasabi na open pa sa usapan eh. Babawian natin eh. Parang ganun yung gusto eh. At sana tumigil na rin po muna yung ka-atake sa mga Duterte, no? Wala, labas na po yung Duterte rito. Iba na po yung pinag-uusapan. Duterte, Duterte pa rin kayo. Alam niyo po, tigilan niyo na yung mga imagination niyo. Hindi po masisira yung mga Duterte diyan sa mga ginagawa ninyo, no? Okay. Ang nakakatakot nito, may binabanggit pa po si Pangulong Marcos. Ito po, dito ako kinabahan eh. Okay lang yun sa atin na gaganti tayo, no? Pero dito po ako kinabahan, dito po sa mga tinuran ni Pangulong Marcos na ito. The President also said, the Philippines was in constant communication with allies, partners, and friends in the international community. Dito po ako ano eh, no? Kasi yung respond ni Pangulong Marcos, mukhang dahil sa constant communication niya with our allies and partners. Kasi kailan ba tayo binombit? Ilang araw na, di ba? Tapos ngayon lang tayo nagpahayag. Sana, kung ito, binombit tayo ngayon, tapos nagpahayag si Pangulong Marcos, pwedeng itong sinasabi ni Pangulong Marcos, pwede pa nating itake na ito ay dahil sa galit, no? Nakita niya na talagang tinira direkta yung ating supply ship. No, yung immediate reaction ng isang leader na galit, no? Babawian natin yung China, di ba? Yun yung sana kaso po ito eh nakalipas na yung ilang araw eh. Na cool down ka na eh. Kung ito po immediately after na binomba tayo, nagsalita si Pangulong Marcos ng mga ganito. Ulitin lang natin kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos. Relevant national government agencies there shall be implemented over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies a response and countermeasures, no? Ibig sabihin na pag-isipan na to ng Pangulo ng Pilipinas, hindi na po to out of ano, kaya meron talagang response. At ang nakakatakot dito, sinabi niya to after niyang magkaroon ng constant communication with allies, partners, and friends in international community. Pero before po nito, magkoconduct na rin po yung China ng mga military exercise with our ASEAN neighbors, no? Tayo po, solo tayo sa ASEAN, sa mga ASEAN. Ibig sabihin, pag nagkagulo po dyan, hindi lang po China ang posible natin makalaban. Okay. So ano po ang nakakatakot dito? Ito po ang nakakatakot. They have offered to help us. Nakakatakot ba yung badong? Nag-offer nga silang tumulong. Teka lang, hindi naman sila nag-offer na tumulong na makipagdigmaan eh. Tuloy natin. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Unawaan niyo po yung sinasabi ni Pangulong Marcos . Hindi po sinabi ni Pangulong Marcos na nag-offer sila na makikipaglaban side by side with Filipinos. Hindi po. Ano po ang sinabi niya? They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Ano ang kinakailangan ng Pilipinas para maipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating soberenya. Sovereign rights and while ensuring peace and stability in Indo-Pacific. Hindi po nila sinabi ng mga kaalyado natin na they will fight side by side with the Philippines, with the Filipinos. Hindi po. Ang sinabi po niya, they have offered to help us
on what the Philippine requires to protect and secure our sovereignty. So kung ano ang kailangan natin, ipoprovide nila. May naalala po ba kayo na bansa na ganyan? Ganyan ang sitwasyon? Meron po. Ako, naisip ko talaga, Ukraine. Ito po, wala na pong kunwarian to. Nagdeklara po si Pangulong Marcos ng ganyan. Sinasabi niya na we will respond. We will make a corresponding response. Nung siya po ay nagkaroon ng komunikasyon at nangako itong ating mga kalyado na bibigyan nila tayo ng mga requirement, mga required natin to protect us. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahigat balita dyan, no, na kung saan eh talagang ito nga mga tila nga ba nagiging hakbang, no, ng ating Pangulo nga Marcos nga ukol nga sa nangyayari dito nga, no, sa China, na talagang itong ating Pangulo eh handa, no, sa ano't ano pa mga tila nga ba nagiging tugon laban dito sa mga Chekwang to sa China. Nalubhang eh talagang nga nakakakabat na kakadelikado nga yung tila nga ba nagiging pagpapahayag, no, ng ating Pangulo laban dito sa mga Chekwang to sa China, na pinapakita nga ng ating Pangulo na hindi pag-urong kundi paglaban sa mga Chekwang to sa China nga, no, mga kabalita natin. At yan nga ang tila nga ba, no, pinapahayag dyan, no, ni Badong Aratiliska. Nagiging galaw o nagiging lugar nga ng ating Pangulo laban dito nga, no, sa mga Chekwang to sa China. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo na lang ba alam magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa News Page. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin magkikita, mga kabalita.